Magsitayo po tayong lahat para sa orasyon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Habang Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ng pagkakatawan tao na Jesucristo ng anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-unang, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon, ang ating kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badung. Maging sa kabundukan o sa karagatan man, sa ilang man at parang panawagan ay bumukal. Kung ang yaring atas ay ang ating ipamansag, mga gawa at habilin mo sa lahat ng mga bansa, sapat ng marinig ayawang iyong tinig. Ang tugon ko, Panginoon, ayon sa iyong inibig, sapat ng marinig ay ang iyong tinig. Ang tugon ko, Panginoon, ayon sa iyong inibig. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumaiyong inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami.
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, iturod mo't ipatupad ang mga bagay na ito. Sino mang nagtuturo ng iba kay sarito ay di sang-ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutiyaan at pagbibintang. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Mga taong nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng papayaman. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya dapat na tayong masyahan kung tayo'y may kinakain at dinaramit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang, diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Ulitin po nating lahat. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid. Mga taong nagahambog na sa yaman na nanalig, dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Tugon? Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi kaya na sinumang ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayara at tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya ay hindi sapat upang siya ay mabuhay ng hindi na magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Tugon? Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Di ka dapat na matakot ang tao man ay yumaman,
Lumaguman ng lumago iyaong kanyang kabuhayan. Hindi ito madadala kapag siya ay namatay. Ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan. Tugon, mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. At kahit na masyahan ang tao sa kanyang buhay, dahilan sa sinusuob ng papurit nagtagumpay. Masasama pa rin siya sa ninunong ng amatay. Masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan. Tugon, mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Punin ng Diyos, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juana ang asawa ni Cusa, nakatiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sa konteksto ng ating ebanghelyo sa umagang ito, nais ko lang po munang i-shout out na lahat po ng mga naging supporters o benefactors ng parokyang ito o yung mga lalatigit, mga sumusuporta at tumutulong sa mga pari kung saan mang sulok sila naroroon o para maipagpatuloy ang gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita. Malaki po ang inyong tulong, malaki po ang inyong ambag upang makapag-focus, makapag-concentrate, no, ang simbahan, lalo tigit ang simbahan sa gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita o maging sa mga pagtulong ng simbahan para sa mga taong lumalapit o nangangailangan ng tulong. Ang inyong mga suporta, ang inyong mga ambag ay talagang malaking biyaya para sa simbahan. Dahil dito po sa ating ebanghelyo, narinig natin ang bahaging ginagampanan ng mga kababaihan. Sabi po dito, kasama ni Jesus habang nagpapahayag ng mabuting balita ang 12 apostol at ilang mga kababaihan. Ilang mga kababaihan, nandiyan dyan na binanggit si Maria na tinatawag na Magdalena, sa kanya'y pinalaya o pinaalis ang 7 demonyo, andyan si Juan ang asawa ni Cusa, andyan din si Susana, at marami pang iba. So, may kanya-kanyang ginagampanan. Yung mga alagad, yung mga kalalakihan, ito yung katuwang at mga tinuturuan ni Jesus para pagdating ng araw, sila naman ang magpapahayag.
Samantalang ang mga kababaihan naman, sila ang nag-aasikaso no ng mga pangangailangan. Pwedeng iba dito ay no kanya-kanyang toka, sila yung maglalaba, sila yung mag-aayos ng mga damit no ng mga alagad, sila ang magluluto. Pero dito po sabi, sila ang nagbibigay ng pantustos sa pangangailangan ni Jesus at ng mga alagad. Pero magandang bahagi din dito bago natin makalimutan ang sabi po kasi dito, no? Sila ang ari-arian nila, ang itinutustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad bilang bahagi ng kanilang paglilingkod. Maraming paraan ng paglilingkod. Isa ito sa sinasabi nga dito, no? At bakit nais nilang maglingkod kay Jesus? Maging kabahagi ng gawain ni Jesus. Dahil unang-una, sila ay pinagaling ni Jesus. Sila ang unang nakatanggap ng biyaya mula kay Jesus. At bilang pagtanaw, no, at pasasalamat nila sa ganitong paraan ng pagbibigay, monetary, pagtutustos. Kaya nga, sabi dito, no, ang kanilang ari-arian, ang kanilang ipinantutulong sa pangangailangan ni Jesus. Malinaw po ba yon? Uy. 90% ng nagsisimba dito sa atin, dito sa tuwing araw-araw, no, sa misa, 90% babae. Nakikita naman po sa online, no? So, 90%. Malaking bahagi po ang ginagampanan ng kababaihan. So, hindi lang kayo basta na tinawag para magsimba lang, maupo lang. Kundi ang tawag sa inyo ay pwedeng sa paraan ng paglilingkod, MBG, kolektora, lector, ano pa ba meron dito? Legion of Mary, tagadasal ng Rosario pagkatapos ng Misa, tagadasal ng nobinaryo. Pero yung iba sa inyo ay tinawag, no? Yung sa mga online natin. Dahil hindi kayo makapunta dito, wala kayong oras, meron din paraan ng pagtulong ng paglilingkod. Ay, yan ay yung sa inyong mga donasyon, sa inyong pagbabahagi o pagbibigay pinansyal na suporta para sa simbahan. So, nandito tayo, no? Lalo na yung mga kababaihan, para maglingkod sa Panginoong Jesus sa anumang paraan. No? Alam niyo na kung saan kayo, no? Kung saan kayong paraan na naglilingkod. Pero ang paalala sa atin, tandaan po natin, ha? Ang paalala ni San Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo ay tiyakin natin na hindi tayo masisira dahil lamang sa pera. Marami na pong kwento sa mga lingkod ng simbahan. Ang dati kasi, pure intention na maglilingkod kasi gusto niyang magpasalamat sa Diyos, gusto niyang ialay na ang kanyang sarili sa Diyos, yung iba na mga nag-retire na, no, kaya nagsiserve na kasi retired na. Pero hindi nawawala ang tukso tungkol sa pera. Sabi nga po dito, no, sa kanyang sulat, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Yung mga pinag-aawayang mga barya-barya, mga pinag-aawayang mga koleksyon sa pondo ng mga ministries, organizations, pag pinagkatiwalaan ng pondo ng simbahan, gagastusin, kukupitin, babawasan. Kaya maraming nasisira ng mga naglilingkod sa simbahan. Yun daw po ay
hindi makakabuti para sa mga naglilingkod sa simbahan. Ulitin natin, ha? Hindi tayo naglingkod sa simbahan para yumaman. Kasi mayroon na tayo kung tutusin. Sa mga tagapaglingkod ng simbahan, ang mas inaasahan yung magsusuporta. Naalala ko po, no, nung unang dating ko po dito, nung inaalam ko kung paano kayo nakaka-survive dito, ay dahil sa inyo pong pagbibigay. Ibang may, wag niyo sanang isipin, no? Ako na nga nagsiserve, ako pa ang magbibigay. Minsan na ayaw niyo na ng, no, ayaw niyo na maraming membership kasi magkukolekta na magkukolekta. Mag-aambag. Pero kung sadyang bukal sa puso at ito yung pinanggagalingan dahil malaki ang pasasalamat mo kay Jesus, kaya maluwag din at bukal sa kalooban ang pagbibigay. Tayo ay unang binigyan ng Diyos. Tayo ay unang pinagkalooban o nakatanggap ng biyaya mula sa Diyos. Kaya magkaroon din nawa tayo ng kusa at bukal sa loob na pagbabalik handog para sa pangangailangan ng simbahan. Well, kung minsan nadi-disappoint kayo kasi yung mga tagapamahala, halimbawa kami mga pari, nagagastos namin ang inyong mga ibinibigay, pananagutan namin yon sa Diyos. Pero anuman ang inyong itinulong, anuman ang inyong ibinigay, hinding-hindi yan buburahin o kakalimutan ng Diyos. Mas ibayo pang pagpapala ang ibibigay ng Diyos sa mga taong nakakapagbalik ng pasasalamat sa Diyos. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nananabik na madama nating higit ang Kanyang presensya. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad, naway huwag nating ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya. Bagkus sanapin natin ng Diyos maging sa mga paghihirap at pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bata naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at tumanda sa nakatulad ng mga taong kawangis ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway mapalakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pag-uugnay ng kanilang pagdurusa sa mga pagdurusa ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, naway magtamasa ng buha, ng kapayapaan, kaligayahan at kasiyahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at ang mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Magsiupo na po ang lahat. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. Oh Diyos, oh Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kaluwalhatian. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pitaya at paunlakan mo ang paghahain aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Leonora na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at paghinapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mala Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob. Sa lupa para nang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga salda para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulog sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ang aming tinanggap na pakikinabang upang wag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ng Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po, Father.